Okay, sir. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Maganda naman yung mga naging developments sa hearing namin ngayon. It was a short hearing pero marami kaming natapos. So let's start with the bail resolution. Nagsabi po ang ating hukuman that he will be releasing his resolution on Senator Leila de Lima's application for bail. And I would like to quote the court, very, very soon. So hindi siya nagbigay ng actual date, pero we're hoping that the very, very soon will really be very soon. How soon is the very soon? Well, sabi nga, hindi siya nagbigay ng date, but it's, ang sinabi ni court, ni hukuman natin is, yung nga, exact words is, very, very soon. Ibig sabihin po ba next hearing o pwedeng prior to the next hearing? It may be next hearing, it may be prior to the next hearing. So kailan ang next hearing? The next hearing will be on June 19. Sir, ano, may binigay po bang dahilan bakit natatagalan? Naintindihan namin yung hukuman na hindi na medyo natatagalan yung resolution ng application for bail dahil sabi nga ng ating hukuman, medyo voluminous talaga yung aming records, no? I think there are more than 30 volumes ng records, case records, plus transcript of stenographic notes pa of more than almost 20 witnesses so far presented by the prosecution. Attorney, wala po kong implication yun kasi continuation hearing na yung June 5. Wala, continuation of the case. Wala naman. Wala naman kami nakikitang complication nito para, yun nga lang, medyo lahat tayo ay na medyo alumpihit pa, no? Sa resolution ng bail. Dahil alam naman natin kapag yan ay na-release na, Senator Leila and the rest of the accused can go out of their respective detention at pending completion of prosecution's evidence in chief. How optimistic are we? I will not be able to comment on that question kasi I have strict instructions not to comment on the possible result of the application for bail. Pasensya na po. Sir, kung sakaling maglabas anytime, for example, kumabor, what will happen? Sige, ano pa yung isa lang? Ano pa? What will happen kung sakaling, for example, maglabas before your next hearing? What will happen? Magbabayad lang kayo and then pwede na siyang ma-release? Ganun ba kabilis yun, sir? As soon as the application for bail is resolved, assuming without preempting the court that it will be in favor of the accused, we will immediately post bail for Mr. Leila and secure his release immediately from detention. Does she need to go back to Camp Krame? Ano po, can you walk us through the process? Well, ang application for bail naman is submission of certain documentary requirements plus payment of the required bail. So, para sa amin, hindi na kailangan pumunta rito sa Senator Leila de Lima. Kami na lang, mga lawyers, ang magpo-process ng bail. Ang inaantay lang naman nandyan ay yung tinatawag nating order of release. And that will authorize the PNP Custodial Center to immediately release or direct the PNP Custodial Center to immediately release Senator Leila de Lima. Sorry, so if the reso will be out before June 19, saka na mag-aabang? Doon tayo lahat sa may santola, mag-abang tayo doon at salubungin natin paglabas Senator Leila. Assuming it will be granted, ha? Attorney, ano pong inaasa natin sa susunod na hearing? Okay. Ang isa pang napag-usapan namin na sinasabi kong magandang development nga is ang prosecution, actually, nag-sabi sila that the day still 20 additional witnesses. Sa totoo lang po, ito'y kinestyon namin dahil karamihan po ng mga witnesses, in fact, all of them, except for three, no, were previously presented as witnesses in the two other cases where Senator Leila de Lima and Ronnie Dayan were already acquitted, no? Ang punto namin dyan, parang nagkakaroon ng re-litigation ng kaso in so far as these witnesses are concerned, and that affects or that violates the rule on double jeopardy in so far as Senator Leila de Lima is concerned. But just the same, in order to expedite the proceedings, nag-agree po kami na ang prosecution will submit a motion kung saan ililista nila yung mga witnesses at kung ano yung tenor at nature ng kanilang mga testigo. At kung at para kaming mga lawyers ng mga akusado, including all the other accused, will comment whether or not we will accept yung offer of stipulation. Insofar as Senator Leila de Lima is concerned, kami, yung mga testigo na yan na ipipresent nila are the same witnesses which resulted to her acquittal.
So, medyo may leaning coming to acquit, to admit yung kanilang mga testimonies. And so far, Dr. Leila de Lima is concerned only. Kasi there are two accused who are not yet willing to admit or to accept the stipulation offered by the prosecution. So, ilang days to file the motion? The prosecution were given 5 days. So that, pero since medyo hard next week, we're expecting the motion by June 13. Sir, how was Senator Dela today? Like, how did she react to the result? Nung una, medyo ano siya dun sa issue ng presentation of re-presentation ng additional witnesses. Kasi nga, sabi niya na this is tantamount to relitigating the case for her. No? And it, and there may be a possible constitutional violation of her right against double jeopardy. But then again, sabi ko nga, ang napagkasunduan natin ng prosecution and the defense is that the prosecution will try to provide in detail kung ano pa yung ipipresent nilang mga testigo, and out of the 20 listed witnesses, malamang tatlo na lang ang ipipresent nilang testigo, and we hope to finish this case on the by June 26. So, but attorney, definitely the bail petition will be ruled on first before the case is to be promulgated. Well, the purpose of the bail application is to secure the temporary liberty of the accused pending trial. So, hopefully, ma-resolve natin yan, ma-resolve ng court very, very soon as what the court said. Attorney, when is June 26 is submitted for resolution yung case na ito? No, hindi pa naman. That will be the end of the prosecution submission of evidence. Ah, okay. If and when, the next step will be maybe a possible demurrer to evidence by Senator Leila de Lima. Sir, sorry, medyo technical lang. Anong mangyayari sa 20? Nagpapapasa sila ng summary na lang ng witnesses. Ano pong mangyayari pag tinanggap niyo yung mga summary ng kanilang okay testimony? Hindi na ba sila magpapresent? Yun na yun? So, linawin ko lang. Kaya kami nagkakaroon ng stipulation, itong mga testigo na to, mga NBI agents, representatives from the Anti-Money Laundering Council, they were already presented as witnesses. They were already examined both by the prosecution and the defense exhaustively. So sabi nga ng prosecution, wala namang ibang sasabihin niyan except the same. So if they will be testifying on the same matter, then we will just be adapting our own cross-examination kasi pareho lang naman yun. Ang pinaka-clincher dyan is no additional questions will be propounded to these witnesses. So these witnesses will no longer take the witness stand. They will just be, that the prosecution and the defense will only agree that they will present and submit yung transcript of stenographic notes na na-produce namin sa criminal cases number 165 and 166. Attorney, matuturing niyo ba to na delaying tactics ng DOJ? Hindi naman, kasi binigyan pa naman sila talaga ng tatlong hearing dates to present their witnesses. Ang kinagulat lang nga lang namin, they listed, nung una, sinabi nila there will only be 3 to 5, and that is the reason why they were given 3 hearing dates. Ngayon, ang nakakapagtaka nga lang dun is they listed 20 additional witnesses, and as we have manifested in court kanina, it took us more than 4 years to present and finish all these 20 witnesses in the other cases. So, mahirap naman kung dadaan pa ta kami ulit sa proseso na ngayon. So, kung pareho lang naman ang sasabihin, mas maganda lang siguro mag-agree na lang kami mag-stipulate. Attorney Boni, yung very, very soon, baka mamayang 4 p.m. maglabas na ng bail reso. Hindi naman. Well, habang nandito kami, nandito pa. So, ibig sabihin sana ito, Attorney, ibig sabihin po nito, anytime, mula ngayon, pwede pa rin mag-issue ng bail ang korte? Well, realistically, it will not come out today. Pwedeng bukas po sa makalawa. Ang sinabi lang ng hukuman is very, very soon. So I don't want to speculate talaga kung kailan. But we are really hoping na it will come out soon para malaman natin kung talagang pwede nang makalaya muna kahit pansamantala si Senator Leila. Attorney, ano nga po yung background lang ulit nitong kaso? Itong natitirang kaso ni Senator Leila de Lima at ng ibang akusado, it revolves dun sa akusasyon primarily ni Herbert Colango na siya raw ay nagbigay ng pera na umabot sa sinasabi niyang 70 million pesos kay Senator Leila de Lima.
na nangmula daw sa illegal drug trading na nangyari sa loob ng New Bilibid Prisons noong panahon 2013 to 2014. 70 million ang nakalagay. 70 sa information. Pero sa testimonya ni Herbert, umabot na yun ng 110 million na raw binigay niya. Which you already recanted? Hindi, hindi naman niya nirecant. Attorney, yung issue na nawawala naman daw yung cellphone, yung mga text. Hindi, walang ganon, walang ganon. Attorney, Boni, how will you be notified if there's already a bail reso out? Email ba or? Ang normal procedure namin sa branch 256 is it will be sent out via email. Email. To the parties. In a normal, to the parties, to the accused. Sa lahat ng counsels na accused. And let me add lang, yung proposal for stipulation na sinasabi ko kanina, yung lawyers ni Jonel Sanchez and General Bucayo have manifested a reservation that if necessary, they will conduct additional cross-examinations against these 17 witnesses na listed. You know? Tingnan na lang natin kung ano magiging sagot nila, kung natutuloy pa yun. Okay, so there's still a possibility na lahat ng additional witnesses will still sit. Yes, there is a probability, pero yung limitation sa prosecution remains. They have until June 26 to present all these witnesses, unless the court gives them additional dates. And in the accused terms after the prosecution, how much present the defendants? Well, procedurally speaking, after the prosecution rests its case against the accused, the accused have the option of filing what we call a demurrer to evidence. And demurrer to evidence, if granted, will result to an acquittal for the accused. Kung mag-grant. Pag hindi naman, then the court will direct all the accused to present their defense evidence. Yung demurrer, sir, after mag-present ng prosecution, no, by June 26, so you can... Yeah, that is only after the court has resolved the formal offer of evidence ng accused. Sir, hindi nalalagpas ang June 26, or pwede pa lumagpas ang June 26? Ang alin? Ang trial. Well, for purposes of prosecution evidence, so far, the prosecution is given only until June 26. I cannot say if it will go past June 26 or we will finish everything by June 26. So, dalawang setting na lang yun? So far, yes, June 19 and June 26. Formal offer of evidence June 26, no? After ng June 26, formal offer of evidence, usually they will be given 10 days. And then promulgation? No, nga, depending ayan kung ano yung magiging akbang naman ng defense, kung magka-file kayo ng demurrer to evidence, ang promulgation will come only in the event na magkaroon ng defense evidence pang ipipresent. And that will be much, much later pa siguro. Si Diane po ay accused din po dito sa kasama. Tama po yun. No? Dito, sa Muntinlupa, magpo-post ng bail. Pero hindi kailangan appearance si Senator, no? When post na lang po yung post. Most probably, hindi na darating si Senator Leila de Lima. Unless the court requires her to be present. Yung offer po ng DOJ ni Secretary Boying Rimulya na mag-file ng motion to bail si Senator Leila pero humanitarian grounds. Ano pong masasabi mo? Narinig na namin dati yan, pero ang naging sagot nga namin, mas maganda naman siguro kung mabibigyan ng bail si Senator Leila de Lima on the basis of the merits, on the basis of the evidence presented. And para sa amin naman, para sa aming mga abogado, it's better na ang kaso ng isang akusado ay maresolbahan, not because merong pumapayag, but because the court has decided na meron o walang kaso ang akusado. So, hindi namin masyado pinatulan yung ganong statement ni Secretary Rimulya. Thank you, sir. Okay? Thank you.